Hello guys! Hello, hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Virgo. Alamin natin Virgo kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa iyong lahat. The general weekly tarot reading para sa lahat ng Virgo. Okay, Virgo, first two cards natin, 25, wow, 7, high honor and 4 courtship. Nakikita ko sa iyo dito, Virgo, na maraming blessings or maraming biyaya, pagpapala, biyaya, good fortune, good luck na nararanasan ka sa ngayon. Kasi itong high honor is para siyang ikaw ay pinapalakpakan, ikaw ay kinocongratulate, ikaw ay so yung nasa center, nasa limelight, center of attraction, nasa limelight, spotlight. Marami yung mga tao na nagiging proud sa'yo or magiging proud sa'yo sa kung ano mang naabot mo or aabotin mo pa lang. Ikaw yung usap-usapan, ikaw yung subject ngayon. So, lahat ng mata is nakatingin sa'yo. Lahat ng, tawag dito, lahat ng attention nasa'yo sa ngayon. Okay? Nakikita ko rin sa'yo dito na posibleng kung mayroon kang manliligaw or nililigawan, posibleng may planong pagpapakasal, engagement or wedding dito. And kung ikaw ay in a relationship, may asawa, nakikita ko yung stability ng relationship nyo. May mag-celebrate ng mga 10 years, wedding anniversary, 20, 40, 60, parang ganun. So, nakikita ko emotionally, financially ay sobrang stable yung sarili mo ngayon or yung buhay mo sa ngayon. Okay, kaso, meron tayo ditong nakikita na attachment. So, etong 5 na to, medyo nag-aalala ka sa usaping puso, relationship. So, nakikita ko sa'yo dito na nag-aalala ka sa relasyon mo. Nag-aalala ka sa kung ano yung, kung saan patungo itong relationship na meron ka. Okay, so kung sino man itong parelasyon mo sa ngayon or kung sino man itong attached sa'yo, nakakasiguro ka na stable and secured itong taong ito. Yung pinangahawakan niya. So, ibig sabihin, faithful siya sa'yo and maayos. Kung sa usaping puso to, maayos yung siya lang, ay parang ikaw lang yung nasa isip at puso niya. Parang ganun. Sobrang faithful ng taong ito. Okay? Pero sa ibang areas, like for example, kung financially stable yan, hindi naman sinabi dito. Basta sa usaping puso, sigurado ka na ikaw lang talaga na sobrang faithful siya sa iyo. Okay, Hierophant and 7 of Cups. So, nakikita ko sir dito, itong 2 cards na to is offer siya. So, yun, pwedeng may mag-offer sa'yo ng kasal, may mag-offer sa'yo ng collaboration, mag-offer sa'yo ng assistance, tulong, help, protection, or anything. So, nakikita ko ang dami-daming choices. So, ang daming, maraming tao talaga nakatingin sa'yo. So, sa ping relationship, pwedeng maraming nagkakagusto sa'yo. Or posibleng sa trabaho naman, maraming gustong kunin ka as worker. So, in demand ka sa ngayon. So, nakikita ko na magsa-celebrate ka sa linggo ito. May celebration kayo na isa-celebrate sa linggo ito. Or, yung puso mo is sobrang celebratory. Diba? Sobrang masaya ka. Sobrang umaapaw yung puso mo sa kaligayahan. Okay? Sa trabaho, nakikita natin na may iba na posibleng mapopromote sa trabaho, madadagdagan yung sweldo nila, ma-relocate sila sa mas magandang lugar. Nakikita din natin dito yung posibleng may darating sa iyong pera sa linggong ito na pwedeng makatulong sa iyo sa sisimulan mong negosyo or sa sisimulan mong journey. Okay? So, dito sa barahan to, this week, sinasabi sa iyo na may okasyon ka na isa-celebrate, like for example, mga family celebration, like wedding anniversaries, birthday celebration ng family, or pwedeng fiesta, or anything na kailangan i-celebrate. And, meron din na pera na parating. Okay, lovers,
mayroon ditong mga relationship na posibleng babalik sa'yo. So, maraming magbabalik. It's either old relationship, mga dating kakilala. So, maraming magsisend sa'yo ng chat, email, tatawag sa'yo na tatanungin ka, uy, kamusta na, ganyan, ganito. Nakikita din natin dito yung relocation. Relocation, travel, or posibleng yung mag-o-offer sa'yo ng love in relationship is aalukin ka din na lumipat ka ng trabaho, lumipat ka ng lugar, ganito, ganyan. Meron ditong relocation din dahil sa trabaho. Pwedeng makakapag-desisyon ka sa linggong ito na tanggapin yung ino-offer sa yung trabaho, or makakapag-desisyon ka sa linggong ito na bumalik sa dati mong pinagtatrabahuhan, bumalik sa bansa kung saan ka galing, bumalik sa probinsya or kung saan pa man. Yung iba naman sa iyo dito is sobrang busy, okay? Napaka-busy nyo sa linggong ito sa obligasyon nyo bilang isang breadwinner or pwedeng kung ano man yan, sa negosyo yan, trabaho. So, nakafocus ka sa ginagawa mo. Ay, kita ko sa'yo dito na kahit ang dami-dami mong problema, pinagdadaanan, kalmado ka pa rin. Kahit ang dami mong pinapasa na obligasyon, duties, responsibilities, maraming kailangan na tawag dito, i-provide, parang ikaw yung provider, ikaw yung nagbibigay ng financial help sa family, nakikita ko sa'yo dito, still stable pa rin yung mindset mo. Okay? Okay. So, nakikita ko sa'yo dito na isang pangarap sa buhay mo or isang plano na sinuko mo na siya. It's either 5 months ago, sinuko mo na itong pangarap mo na to. But luckily, sa linggo ito, may good news kang matatanggap na kung ano man itong isinuko mo or pwedeng kinalimutan mo, ay posibleng ibabalik sa'yo ng universe. So, for example, yung plano mong mga ibang bansa or lumipat ng company or ma-promote ganyan-ganyan-ganito, matagal mo na siyang give up. And then, out of the blue, ibibigay ulit sa'yo ng universe ito. Okay? Okay, so kung halimbawa na nagsisisi ka sa linggo ito, like may mararamdaman kang regrets, kasi normal lang, tao ka, may pagsisisihan ka, pwedeng magsisi ka dahil sa decision mo 5 months ago or 5 weeks ago, sinasabi na magpakatatag ka daw. Huwag kang magsisi kasi lahat ng decision making na ginagawa natin is magbibigyan sa atin ng lesson. It's either positive or negative yung result niyan, still magbibigyan sa atin ng lesson. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, ang daming good news, ang daming bagong ideas, ang bagong emotion ka na mararamdaman. Nakikita ko yung ideas sa pagnenegosyo, pakikipag-collaborate, pakikipag-partner, parang ganun. Sobrang visible ito sa linggong ito. So, ibig sabihin niya, kung nagbabala kang magnegosyo or nagbabala kang magsimula ng bagong landas na tatahakin mo, pag-isipan mong mabuti. Okay? Huwag kang gagawa ng desisyon na pwede mo ulit na pagsisihan. Kasi nandito yung the devil, nandito yung Capricorn energy na sinasabi sa'yo na kailangan mong mag-research muna bago ka gumawa ng desisyon. And itong Page of Swords is parang sinasabi niyan sa'yo na huwag kang masyadong advance sa future kasi hindi mo dapat iniisip yung outcome. Dapat is isipin mo yung journey na tatahakin mo. Seven of Wands, may kailangan kang proteksyonan. So, ibig sabihin, proteksyonan mo kung ano yung meron ka sa ngayon. Maging present ka. Okay? Huwag ka nang masyadong magsisi sa nakaraan. And huwag ka ding maging advance sa future. Kasi, yun nga yung sinasabi sir dito na kailangan mo mag-priority, live in the moment. Okay? So, huwag kang masyadong nakafocus sa hindi mo nakuha. Like, parang nakikita natin nagsisisi ka kasi mali yung decision mo 5 months ago or 6 months ago or 6 years ago. And out of the blue, di ba? Parang biglang yung pinagsisisihan mo is a blessing pala. Di ba? It's a blessing pala na kaya pala nangyari yun sa'yo. Kasi inaalis ka ng universe, ng ating Panginoon, sa tragedy, di ba? So, kung ano man itong pinagsisisihan mo sa ngayon,
isipin mo na lang na siguro or decision making mo naman eh, 'di ba? So wala kang dapat nasisihan diyan. Isipin mo na lang na kahit saan ka pumunta, you're still blessed. 'Di ba? Yung buhay ka sa ngayon, you're still breathing. 'Di ba? Still strong, 'di ba? So 'yun, kailangan mong ipagpasalamat 'yun. Huwag mo nang balikan yung mga bagay-bagay na hindi na maganda. Okay? Tingnan mo ang daming blessings na meron ka sa ngayon at darating pa. So doon ka na lang mag-focus. Thank you guys. Bye.